Hello, everyone. Nakatanggap din po ba kayo ng email galing kay YouTube regarding about the paperless tax documents na kailangan nating i-sign up? Okay, so ganito yung makikita natin sa screen. Ganito mismo yung binigay sa atin na email ni YouTube. Importante po ba ito na gawin? Importante po bang mag-sign up tayo? Okay, ang tanong ng iba, kailangan pa ba natin yan? Okay, so unang-una, importante po ito kasi yun yung sinabi ni YouTube. Sabi nga dyan, important. It is an important message from YouTube. Next na question, kailangan ba natin tong i-sign up? Maapektuhan ba yung channel natin? Okay. Kung ganun yung reason natin, hindi po maapektuhan yung channel natin. Okay? Wala pong effect ito at pati sa sahod natin, hindi rin ito maapektuhan. However, kailangan pa rin natin itong gawin kasi by next year, lahat ng content creators ay kailangan daw, ha? Kailangan daw nating mag-file ng income tax return. Okay, kailangan nating magbayad ng tax. Kasi yun yung nakalagay sa batas mismo ng Pilipinas na lahat daw ng nag-earn ng money ay kailangan magbayad ng tax. Alright. So, paano ba gawin itong sign up for paperless tax documents? Kung makikita nyo dito, sinabi naman na kung paano ito gawin. What do I need to do? Okay? So, nandyan na po yung steps. So, wag na po nating patagalin. Gawin na natin. Punta tayo sa ating AdSense. Kailangan nyo lang pong i-type ang adsense.com or kung wala po ito sa inyong cellphone, kailangan nyo pong mag-log in. Okay, makikita nyo po iyon dito sa my settings. Tapos, dun lang sa Google Services, kailangan yung allow Chrome sign in naka-on po yan para mag-sign in kayo ng Gmail account nyo. And then, yan, makikita nyo, naka-sign in na po ako. Yan po yung gamit ko sa aking YouTube channel. And then, punta lang po kayo dito sa tatlong line sa upper left. Okay, pinutin lang. And then, payments. And then, payments info. And then, dito sa dulo, scroll down nyo lang, manage settings. Alright. And then, ito yung lalabas ulit. Punta lang po tayo sa United States Tax Info. Pindutin natin yung lapis. And then, lalabas yung Manage Tax Info. Pindutin lang yon. And, mapupunta ka po ulit dito. Dito ulit sa bandang dulo, meron tayong Manage Delivery Preferences. Yan. Pag pinindot nyo po yun, ito na po yung lalabas. Yan, US tax document delivery. Go paperless or get documents by mail. Sabi nga sa email ni YouTube, kailangan nating mag-go paperless. Okay, so that's the recommended there. So, kailangan naka-blue siya. Pindutin nyo lang yan. Okay, nandyan na yan. And then, kailangan nating i-accept. I accept the paperless delivery agreement and then update delivery preferences. Ganun lang po. After nun, tapos na. Updated na po yung paperless documents natin. Kung makikita nyo po dyan sa dulo, mababasa nyo na find digital tax reporting documents online. Only, sabi niya. So, no paper mail na tayo. Okay, that's all. Sana mabilis nyo din gawin ito. At huwag po kayong mag-alala. Hindi po masasaktan ng ating channel dito. Okay?
Goodbye!